Mga kaibigan, mag-molde na po tayo nitong tatlaya natin. Ito po yung pulmahan. Tapos, ito po yung kukulikor. Kukulikor po ang tawag dito. Ay, hindi pa po ito na molde. Ayan. Pasok natin dito. Ayan. Punto makikilin itong isang motor natin. 15 volts. Mas mabilis at mas maganda tignan itong molder natin. Isa nung dating molder na gamit natin na bilog. Ito, ang kalalabasan nito ay parang yung commercial na chocolate ang kalalabasan nitong tableya natin. Makikita natin yan mamaya kapag tapos na tayong mag-molde. Dahil ito, ipapasok pa natin ito sa refrigerator upang tumigas. Dahil pure cacao po ito, wala po itong halo, walang extender. Yung iba kasi may hinahalo, kaya hindi na tutunaw kahit na naiinitan ng araw, hindi natutunaw yung mga tableya nila, lalo na yung nasa, makikita natin sa mga kadengke, yung mga nakasabit. Tataka tayo, bakit hindi natutunaw yung mga tableya nila na masyadong mainit? Kung sa atin, na tutunaw o nalulusaw pa ito kapag nasa labas ng left. Okay, yan. Dalhin natin ito upang masiksik. Ayan. Ayan. Upang masiksik doon sa loob. Ayan. Ayan. Lang ng kumte. Dagan natin. Dagan. Okay. Yan. Malagay natin yan sa ref. Mamaya pagkatapos malagyan itong lahat. Kailangan kunin natin ito lahat bago ilagay sa rep. Kaibigan, tapos na po. Nalagyan na po itong mga molder natin. Pasok po natin ito sa rep upang tumigas. Okay? Pasok po natin sa rep. Ayan na po mga kaibigan, ay pasok na po natin sa loob ng ref ang molde natin na mga tableya. Mga siguro mga 10 minutes pwede na yan matanggal natin sa molder. Pangalawang batch ng pagmumolde natin. Yung unang batch ay nandun na po sa loob ng ref. Pinapatigasan po natin. Tapos dito, ito naman another
tatlong molder, lalagyan natin. Lagyan natin ito para sa pangalawang batch ng pagmumolde natin. Naalala ko noong kapanahunan ng aking lolo, dahil doon ako unang natuto gumawa ng tabliya. Wala kaming molder noon. Ang ginagawa namin ay kuha ng dahon ng saging, tapos ilagay sa mesa yung dahon ng saging, tapos doon imumulde gamit ang kutsara. Kutsara lang yung pang ano, tapos pa bilog-bilog na malapad. Ganun lang kasimple yung tabliya namin noon. Natuto akong gumawa ng tabliya doon sa lolo ko, kay Lolo Victor. Tapos minsan nanghihiram kami ng yung manual, yung dimano na gilingan ng tabliya doon sa lula namin, kay Lula Angila. Siya yung may ganong gilingan dito sa amin noon. Hiram kami, tapos gumagawa ng tabliya. Ang ano ko kasi, sa isip ko noon, malit pa ko, siguro nasa grade 1 ko noon, or grade 1, grade 2, parang ganyan. Sa isip ko na maganda pala itong ganito, dahil akala ko noon ito na talaga yung chocolate na yung binibili ba sa mga tindahan noon. Dahil yung mga sikat na chocolate nung kapanahonan ko nung bata pa ko ay yung Serbs na chocolate na probably Pilipino chocolate yung Serbs. Tapos nung natikmat ko, ay hindi pala, bakit hindi matamis? Sabi ng lulo ko, ay hindi pa yan chocolate. Gawin pa natin tabliya yan. Ano natin yan sa tubig, papakulo yung tubig, tapos ilagay natin, lagyan ng asukal. Noon ang iinumin natin yung sikwate. Ngunit ito na pala yung chocolate. 100% dark chocolate ito. Ito yung walang asukal. Yung dark chocolate po, mga kaibigan, ay ginagamit po sa mga may diabetes sa ibang bansa. Yun ang ginagamit nila, reduce yung sugar, tapos yung mga may alta presyon. Sabi kasi doon sa nabasa ko sa internet, sa Sweden yata yun, sabi ng isang doktor, kung kakain ka raw ng isang ganitong bilog na dark chocolate, isang piraso sa loob ng ano ba yun, 15 days, 15 araw, babalik sa normal ang blood pressure mo. Ito, 15 ito, isang araw. Maubos mo yan sa 15 days, babalik sa normal yung blood pressure mo. Tapos yung sa may mga problema sa puso, 50% po ang ma-reduce yung pag-aatake sa puso. Mababasa nyo yan sa internet, mga kaibigan. Kakasabihin nyo na hindi ako nagsasabi ng totoo, gumagawa lang ako ng kwento upang mabinda yung tabliya ko. Hindi po, makikita po nyo yan sa internet. Research po nyo, makikita po nyo doon kung anong mga benefits po ng cacao, lalo na po itong dark chocolate. Maganda rin po ito ang sa mga mukha.
yung mga kaibigan natin na iniingat-ingatan yung mga skin. Maganda rin ito, ang facial. Ito, tabliya, pwede, pwede ito. Dark chocolate. May mabibili kasi tayo sa mga tindahan, yung sa mga cosmetics. Meron yung sa Vaseline, Nivea, makikita nyo doon yung pang facial scrub nila. May iba pa yung mga parang Helena yata na brand, yung mga pamahali na brand sa US. Gawa yun sa cacao. Yung sa kanila kasi cocoa butter na yun. Cocoa butter yun ang mantika kung galing sa cacao. Pero itong tableya, itong dark chocolate, may content pa ito na cocoa butter. Lalo na ito, mix ito ng F18, DR25 at W10. Siguro nasa mga, ang cocoa butter nito nasa mga 50% ang cocoa butter ito. Yung cocoa butter kasi in-extract yun dito sa bagong giling na cacao, itong cocoa liquor. May butter extractor, tapos extract yung butter, ihiwalay. Ang butter ay mahiwalay doon sa cocoa bread na po ang tawag doon, nung wala nang, nung pinagpigaan ba, wala nang mantika. Siguro nasa, may natitirang mantika siguro nasa mga 1% o 25% na lang natitirang mantika doon sa cocoa bread. Tapos yung cocoa bread, yun naman ang ginagawang cocoa powder. Yung sa atin kasi ang, sa pag-pronounce natin kasi cocoa. Pero cocoa yun, cocoa. Sa Indonesia kasi coconut, ang chocolate nila. Sa atin is chocolate. Kasi ba naman cocoa. Yun ang cocoa butter or cocoa butter or cacao butter. Yun ang in-extract. Ginagawang mga cosmetics products sa mga facial cleanser, facial cream, sa mga lipstick. Ma-research nyo yan. Makikita nyo yan sa internet. Kaya napakahalaga ng cacao sa buhay ng tao. Mula noong panahon ng mga Aztecs, Mayans, Spaniards, sa mga sa French era, sila na yung mga gumagawa ng mga matatamis na tsokolate. At mga kaibigan, ang cacao po, ito po yung pinaka main ingredients ng chocolate. Wala pong chocolate kung walang cacao. Dahil ang cacao lang po ang tanim na pwedeng gawin chocolate. Itong Theobroma cacao. Merong ibang klaseng Theobroma, yung Theobroma bicolor, tawag doon sa Guatemala ay Pataxti. Sa ibang bansa naman ay Jaguar tree, Jaguar cacao. Inestudya na po, no, mga eksperto doon na gawing chocolate, pero hindi po naging successful dahil iba po ang lasa noong Theobroma bicolor, yung Pataxti. Tawag dito sa atin, meron tayo dito sa Pilipinas, tawag doon ay durian cacao. Dahil nahuhulog yun, kusang nahuhulog, kapag nihinog na na, parang durian. Tapos ang itsura niya ay parang kakao.
ang mga siguro na sa mga hindi naman 100% na itsurang kakao. Ang kahawig sa kakao. Kaya tinawag yun na durian kakao. Malalaki ang buto tapos puti ang sa loob ng mga buto niya. Sabi nga ng iba, yun daw ang kriolo. Kriolo or kriolyo. Hindi naman po. Yun ay durian kakao. Yung durian kakao ay ibang iba po ang lasa dito sa Tio Broma kakao na ginagawa natin. Chocolate. Sabi po nung nung kaibigan ko na Japanese noon, nung pinagtatrabuhan ko chocolate factory, tinanong po kasi siya kung paano matatawag na chocolate yung isang product, kailangan ba na 100% cacao yung nasa ingredients. Sabi niya, no, if we have 25% chocolate on a product like candy or some other product that having 25% cacao, we can claim it that chocolate. Yun na sabi niya. Sabi ko sa kanya, because I noticed that there are candies but it's not melting, and they put it in a wrapper, chocolate candy. Yes, sabi niya, that is true. Ito yan. Dahil it has 25% content of cacao. Ganyan pala. Sabi nung kaibigan ko na Japanese, mag-aral yun ng chocolatier pag gawa ng mga chocolate. Ito yung 100% na dark chocolate. Wala po itong asukal. Kung gagawa po tayo ng chocolate, halimbawa 75% dark chocolate, 75% po ang cacao. Ilagay natin doon. Ito. Tapos 25% doon ay ang sugar. Kaya tinatawag na 75 dark chocolate, may 60%, may 80%, may 90% dark chocolate. Depende po yun sa gumagawa ng tsokolate. Tapos yung iba naman, yung milk chocolate, gatas ang pong nilagay doon. Tapos nilalagay ng mga almond, kung ano-anong nilalagay nila doon. Mas masarap sana kung gagawa tayo ng chocolate na may pili nuts. Dahil yung pili, yung talaga ay nitip sa atin dito sa Pilipinas. Yung pili sa Bicol, yun ang mas masarap talaga na i-promote natin. Dahil yung kaibigan ko naman sa Davao, may gumagawa ng chocolate, pinopromote niya yung durian sa Davao. May chocolate siya na with durian flavor. Kung magpupunta kayo sa mga SM, kahit na sa SM sa Davao, pati sa mga airports, makikita nyo naka-display doon yung Cacao de Davao. Yung Cacao de Davao na chocolates, may mga tablillas lang, may mga cocoa butter, cocoa powder. Marami silang mga products. I think sa Robinson meron, sa Butuan City meron sila. Masarap yung mga chocolate nila. Kaibigan ko po yung may-ari doon. Mabait po yun. Si Mr. Cesar Lim. Siya yung kaibigan ko na may chocolate factory. Huwag nyo pong kalimutan, Cacao de Davao, yung chocolate nila. Masarap. Minsan na punta ko dun sa tindahan niya. Pag pupunta ko dun, pinapatikin niya po. May chocolate din siya na with chili, humanghang. Masarap din. Siguro, ngayon may mga bago siguro siyang gawa ng mga chocolate yung may iba't ibang flavor. Pwede nyo puntahan sa Davao yung mga display sa SM stores, sa Robinson,
yata meron. Tapos yung sa mga salubong center sa mga airports, meron po sila. Search nyo na rin sa internet, Cacao de Davao. May Facebook page po sila. Pwede po kayong order. Order po kayo. Okay. Ito mga kaibigan, hintayin natin na. Bigas yung nasa loob ng rep. Tapos ito naman ay ilagay natin. Wala pa kasi tayong kompleto na mga gamit. Manual lang talaga yung natin. Procedure sa paggawa ng chocolate tablea or ito yung dark chocolate. 100% dark chocolate. Unsweetened. Wala pong sugar. Puro po. 100% ito. Okay. Yan. Hintayin natin ang titikas. Pag natanggal natin yun, lagay naman ito sa loob ng bread. Okay. Handaan lang yung pagmulin natin dahil wala tayong mga eksaktong gamit sa paggawa ng tablea or dark chocolate, 100% dark chocolate. Sa akin, mag-sponsor. Bigyan tayo ng yung mga gamit para magagawa tayo ng chocolate. Okay. Hintayin muna natin na tumigas sila sa loob ng trap. Okay, mga kaibigan, ito tinanggal na po natin sa gumahan. Ito pong holder natin ay in order po natin ito sa Maynila. Pinadala po ito sa LBC. Ginawa natin last week. COP po ito. Pass on pick up. Yan. Parang chocolate na talaga. Chocolate na naman talaga ito. 100% dark chocolate. Parang yung commercial na chocolate. Ang gabi po sa gilid. Yung mga nasa tindahan. Mga flavor. Mga chocolate. Yan. Silicone po. Itong bundle natin. Okay. Yan. Lalagay natin yan sa dito. Tapos lalagyan natin sa refrigerator. Bago ilagay sa yung ating packaging. Ito na po yung product natin. Nailagay na po natin dito sa loob ng ating lalagyan pouch. Ang laman po nito ay 7 pieces. 7 pieces po. Yung laman nito, tapos tinibangin natin nasa yan, 50 grams. Nasa 50 grams. 50 grams po yung nakasulat. Wala kasing available na malaking ganito. Yung dumating yung maliit. Yung size sticker ko nakalagay dito ay 100 grams. Kaya dapat ganito. Dalawang ganito ang 100 grams. Yan, 14 pieces po ang 100 grams. Dahil ito ay 50 grams na po. Ito, maliit kasi ito na ay malagyan. 50, yan, yung dalawa ay 100 grams. Okay mga kaibigan, ito na po yung product natin. Amethyst Tablea. Okay, from Cacao Capital of the Philippines, Davao. Ang source po natin ay dito sa Davao de Oro. Davao de Oro po itong ginawa tayong tablaya ngayon. Galing po sa E.H. Cruz Farm sa Dumlan, Maco, Davao de Oro. Trinitaryo Cacao po. Ito. Halo po. GR25, GF18, saka Dumulitin at may
halong kunti, ilang piraso na criollo, sabi criollo or criollo, sabi nung pinsan ko, tumawag sa akin na ano daw, nahaluan daw ng kunti, ilan. Yes, kasi ano, hindi niya na tandaan kung saan nalagay yung kunti. Hinahanap niya, sabi niya sa akin, ay nandoon, nahalo pala dun sa kakabins na binigay. Okay mga kaibigan, ito po yung packaging natin. 50 grams pa ito, ang laman po ay 7 piraso. Okay, sana po bibili po kayo ng dark chocolate natin or tableya. Sana po hindi po kayo magsawang manood sa mga videos natin dahil meron pa po tayong mga tutorials sa cacao farm at sa lalo na yung mga pag-control sa mga sakit, pest and disease, tapos yung situational analysis sa mga cacao farm. Siguro bukas kung may time magawa tayo ng video sa farm na naman tayo sa susunod na mga episode natin. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe upang updated po tayo sa mga susunod na mga videos natin tungkol po sa cacao. Okay? Cacao farming, cacao processing, yung sa mga problema sa farms, yun, bibigyan po natin kayo ng mga updates upang makatulong po tayo sa mga kaibigan natin na mga farmers, cacao farmers po, mga kaibigan. Tapos yung mga kaibigan naman natin na sana nasa malayo, huwag nyo pong kalimutan mag ano, inquire sa mga kaibigan po natin na lalo na yung sa mga Facebook groups, may mga kasamahan po tayo doon na tutulong po sa inyo. Marami pong mga gustong tumulong sa inyo na nasa malayo na hindi po maka-avail sa pag-attend po ng mga seminars tungkol po sa cacao dito sa Davao. Chat nyo lang po sila, tutulong po sila sa inyo. Kahit na ako, kung may tanong kayo, gusto nyong humingi ng advice, open po tayo. Always po tayo na bibigay ng tulong sa inyo. Maraming salamat po.